Balita naman sa Metro Manila. Sugatan ang dalawang senior citizens sa Quezon City matapos silang holdapin at saktan ng isang riding in tandem. Naglalakad lamang ang dalawa ng harangin ng mga salarin. Sandali pa lamang nakipagbuno ang mga ito bago tuluyang nakatakas ang riding in tandem. Kwento ni Aling Virgie, 68 taong gulang, magsisimbaraw sana siya at ang kanyang kaibigan na mangyari ang krimen. Sinuntok daw sila ng isa sa mga suspect at inagaw ang kanilang bag. Hinampas pa siya ng baril sa ulo. Dahil dito ay nagtamo ng mga sugat sa katawan ang dalawang senior. Agad silang dinala sa ospital para gamutin at tinutugis na ng mga otoridad ang mga tumakas na holdapper. Samantala, sinampahan ang kasong kriminal ng Quezon City Police District ang ilang opisyal ng Transport Group na manibela, kabilang si Chairman Mar Valbuena. Dahil yan sa paglabag umano sa batas ng magsagawa ng transport strike ang grupo sa lungsod noong June 10 to 12. Ayon sa QCPD, walang permit ang manibela para gawin ang transport strike na nilahukan naman ng nasa 200 tsuper at operator. Ayon sa QCPD, nagdulot din daw ito ng malaking abala sa publiko at mga motorista dahil sa pagharang sa mga pangunahing kalsada. Wala pang pahayag si Valbuena at ang manibela tungkol dito. Kabilang sa mga pinoprotesta nila ang panguhuli sa mga jeep na hindi nakapag-consolidate sa ilalim ng POV Modernization Program. Ayon sa LTFRB, anumang araw ay magsisimula na ang panguhuli sa mga kolorum. Simula naman sa darating na July 1, pagbabawalan ng bumiyahe ang mga tricycle na walang plaka. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, nakumpleto na kasi nila ang mahigit 3,000 plaka para sa mga tricycle nitong Mayo. Kaya naman, ituturing ng kolorum ang mga tricycle na mamamasada kahit walang plaka. Makikipagtulungan ng LTO sa Quezon City LGU para sa pagpapatupad ng naturang kautosan. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.